Hi guys, this is Mitch and welcome to my channel. In today's video, kasama ko ngayon si Twixie, ang aking maliit na Pomeranian. And she is 1 year and 10 months old. Isang Pomeranian sa pinaka-cute na toy breed dahil maliit lang siya and sobrang fluffy ng fur niya. Usually, 5 to 6 pounds lang sila. So madali silang bitbitin kung may pupuntahan kayo. So nagbabalak din ba kayong bumili ng Pomeranian? So here are some tips before buying or considering having a Pomeranian. So disclaimer lang guys, hindi ako professional or hindi ako expert and hindi rin ako vet. So number one, do your research. Hanap kayo ng mga well-known breeders kasi usually sasabihin nila maliit or teacup. Ang mga Pomeranian ay maliliit talaga by nature. So pag baby sila, maliit talaga sila. Guys, huwag kayong papaloko pag sinabing teacup dahil walang teacup na Pomeranian. Maliliit na talaga sila. Join kayo ng group. Usually sa Facebook, marami yan. Doon kayo matututo and makakilala ng mga breeders. May mga breeders doon na mabait para turuan kayo or i-refer kayo kung kanina yung mga okay, ganon. Always look for the pictures of the dam and sire, yung mommy and daddy nila. Usually, pagka nakita niyo yung picture nila, mapipicture out niyo na rin kung anong magiging itsura ng mga anak nila. Or mag-kennel visit kayo para makita niyo ng actual yung Pomeranian. Usually kasi madali rin dayain sa pictures. Number 2, ready your pockets. Kasi usually yung quality, sila yung medyo pricey. They range around 5 to 6 digits ang presyo. And huwag papabulag sa mura. Usually, pagka too good to be true ang presyo, eh mag-isip-isip na kayo. Ang mga breeders ay usually may tinatawag na pet quality or show quality. Yung mga pet quality, usually yun yung mga 6 digits na. And monthly, need silang i-groom. And then, kung puppy nyo pa sila nakuha, may vaccines pa sila, and anti-rabies, then yearly na, may yearly maintenance na vaccines. Number 3 is shedding. May stage sila na nauubos or naglalagas sila ng hair. Usually, they call this monkey stage or ugly stage na nagmumukha silang monkey. Nagsastart to around 4 months and then babalik yung full coat nila around a year. So, si Twixie nung baby pa, malago talaga siya and makapal yung fur niya. Around 4 months, nauubos na to and lumalabas yung face nila. Tumatangos din itsura ng ilong. And then, maraming kalat sa bahay na fur. Kailangan everyday niyong nililinis ito. Tapos, nag-start ng bumalik yung hair niya around 8 months na siya. And then, 1 year above, dun na lumabas yung kanyang itsura talaga. So, if you're wondering saan namin nabili si Twixie, she's an import from Thailand. Nakilala namin yung breeder sa Facebook and siya yung may contact sa Thailand. Siya yung nagpa-import dito and nag-process ng papers nila. So, may isa pa kaming Pomeranian, si Rocket. 5 months old pa lang siya. Hindi ko na siya kasama dito kasi ang kulit niya. Malikot siya masyado. Nabili namin siya dito na, locally na sa atin. And yung breeder na nakilala namin is dun din sa group ng Facebook. Number 4, they need attention. Ang mga Pomeranians ay sobrang clingy at easy silang ma-attach. Mataas din ang chance sila magkaroon ng separation anxiety from their owners. So, usually, ayaw nilang naiiwan or kinukulong. Lagi nyo sila dapat na pinipet. Number 5, ready for a responsibility. So, pag nag-aso kayo, automatic, isa silang big responsibility. Para silang baby na hindi nakakapagsalita. So, kailangan pakainin, painumin, bigyan ng vitamins. And then, may weekly bath din sila depending on the weather. Pagka malamig, pwede silang once a week na lang. Pagka medyo summer tayo, 2 to 3 times a week siya dapat paliguan. Kailangan din lagi silang suklayin dahil sa fur nilang makapal. Ayan si Twixie. Sa fur nilang makapal, iwasan magbuhol. So, kailangan sinusuklay din sila. So that's it for today guys. I hope you learned something before having a dog, especially kung may breed siya. Dapat financially and mentally prepared tayo. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Bye! Bye, Twixie!